Po tayo dito sa isa pang topic. Maikli lang po to kay Cuadro Alas naman. Alam, marami po nang hinayang na umatras po si Donaire, no? Pero ngayon, alam po ninyo, ilang araw ko na nababasa yung mga komento, ilang araw ko na nababasa yung balita, lalo na yung kinumpirma na po, na ano tayo niyan eh, isa tayo sa mga naunang nagbalita na kumpirmado na yung balik Rigundo na si General Casimiro. Alam po ninyo, kasama po sa binabalita na umatras si Donaire, no? At hindi po umatras dahil kasalanan ni, ano, ang parang napaka-fair naman nila, mga hindi naman Pilipino yung nagbabalita. Parang sinasabi nila na umatras si Donaire dahil sa personal na dahilan o dahil yun nga, trust talk. Sabi ko, pabor na pabor kay Casimiro, no? Kung eto lang po yung laban lang ni Rigundo na originaling kaya umalis si Casimiro sa Pilipinas para makipaglaban kay Rigundo, hindi po magke-create ng ganyang ano eh, ng ganyang anong tawag diyan? Interest sa mga boxing writers sa Amerika. Ngayon po, dahil doon sa gulo na umatras si Donaire, for the first time, bibihira po, ang dami pong first time dito, bibihira po na mayroong boksingero na umatras dahil sa trash talk, no? Oo. Parang si Donaire lang yung narinig kong ganyan eh, for the first time. Kaya, na-amaze yung mga Amerikano, no? Ano yung sinasabi nito ni General? Kaya tuloy na ibabalita. Kung hindi nangyari yung Donaire Casimiro, walang balitang ganun, tapos walang balita na umatras si Donaire. O Donaire, baka naman magagalit eh, Donaire daw siya. Kung walang balita na ganun, baka naman pangkaraniwan lang yung laban ni Casimiro versus Rigundo. Naging isang malaking publicity. Wala tayong magagawa eh. Pag umatras eh, di ba, kahit na anong pilit natin, manghinayang tayo, ano, pero sa totoo lang, napaganda pa sa karir ni Casimiro. Eh, dalawang champion na yung umiiwas sa kanya. Di ba? Sinasama rin kasi nila yun eh. Pag nagbalita sila, hindi rin nila nakakalimutan na si Casimiro dapat lumaban din kay Inoue. Pero dahil nga nagka-COVID, umatras din. Pero nabubuo sa isip ng mga American boxing writers, matindi tong Casimiro na to. Iniiwasan ng mga champion, ng mga sikat na champion, di ba? Iniiwasan siya sa kanyang division. Tapos napapanood nila mag-trash talk. Pwedeng ano eh, pwede talagang, eto na yung, kahit hindi po niya natalo si Donaire, isang magandang pagpapakita lang. Kasi andali lang pong i-twist niyan eh. Totoo naman na tinalo naman ni Rigundo si Donaire, kahit pagbalik-baliktarin man natin ang mundo, parang ginawang parang bata ni Rigundo si Donaire noong laban nila, no? Sa mga hindi po nakapanood, talagang ano si Donaire, no? Pinaglaruan, yun yung right term, no? Pinaglaruan lang yan ni Rigundo, eh. Pag maganda at na-knockout ni, halimbawa ni Casimiro, itong si Rigundo, napakaganda po ng dating niya, no? Sa karera nito. Kaya nga, angas ng Pinas, Cuadro Alas, tiyaga-tiyaga lang, no? Laban lang ng laban, no? Kasi, kung poproblemahin mo yung mga umiiwas sa'yo, eh, umiiwas nga, wala kang magagawa dyan. Tapos, yung next, nakikita rin nila na may sagutan na rin si Inoue, tsaka yung kampo ni Casimiro tungkol sa bada. Ang nakakahiya po kasi, ang sinasabi, ang laging kasama sa balita sa American Press, yung ini-issue na bada, eh tapos idudugtong na cleaner ng bada si Casimiro na naka-enroll siya, walang problema eh. Buti nga, hindi nag-sorry. Ang nakakahiya po, ako sa totoo lang ha, alam ko marami sa team Casimiro, si Sean Gibbons, si Memo, si Silver Boys, parang pati yung kapatid eh. Nakita ko na humingi na ng dispensa eh. Diba? To save the game yun eh. Kaya sila humingi ng dispensa, pero despite.
Wala pong ano yan eh. Wala pong kapantay na ano yon na pahiya si Donaire. Kahit sa atin lang mga Pilipino, alam natin dalawa yung kondisyon na binibigay nila, di ba? Mag-enroll, tiyakin na naka-enroll sa BADA, tapos mag-sorry sa pamilya ni Donaire. Donaire. Eh, nag-sorry na, tsaka naka-BADA na eh. Hindi pa rin natuloy yung laban. Yun po yun, no? Kung may magpapatunay, yung action po, hindi po salita, no? Action ang magpapatunay na kayo, si Inouye at saka dagdag ka na Donaire. Donaire, ayaw niyan Donaire, hindi yata Pinoy na eh. Donaire, duwag kayo. Yun lang yun. No? Wala namang ibang ibig sabihin nun eh. Ako nagugulat ako bakit kinakailangan nating tayo, mga Pilipino tayo, naunawaan natin yan. Ayaw ko mag-sugar coating na maraming karangalang binigay. Yun na nga, dami mo nga karangalang binigay sa Pilipinas. Bakit magpapakita ka ng karuwagan? Di ba? Unbecoming of a champion. Champion ka eh. Yun po yung sinasabi ko. At ang mga Amerikano, ganun din. Sinasabi nila, alam mo, bukang bibig ng mga Amerikano, lalo na yung mga dalawang vlogger na napapanood. O tatlo na pala. Kaya lang hindi Amerikano isa. Mga sikat na vlogger po to. Ang sinasabi nila, eh gusto mong i-honor yung wife mo na binastos? Bugbugin mo sa taas na ring. Hindi yung aatras ka. Yun yung sinasabi natin na yung action mas mahalaga kaysa sa talkies. Yung sinasabi mo, ginagawa ko to, kaya ako aatras dahil pinagtatanggol ko ang aking misis. May sinabi ka pa mag-sorry. O nag-sorry na yung team Casimiro, wala pa rin. Talagang ganyan. Napapatunayan sa action yung... tapos, masakit po yun eh. Alam nyo po kung bakit po sakit na sakit yung mga ano, yung mga nagbabait-baitan. Pag na-expose sila na hindi sila totoong mabait. Masakit po yun kasi na nababaklas yung kanilang ano eh, yung kanilang balat kayo, no? Doon naman nagsimula ang lahat. Yung pagbabalat kayo nilang mabait, mabait sila talaga, in-expose ng kampo ni Casimiro na hindi sila totoong mabait, nag-react sila, inakusahan nila yung nung team Casimiro. Pero bagamat nang hinayang tayo, immediately kasi ang epekto niyan, mas maliit yung kikitain ni John Rail kung kalaban niya si Rigundo kaysa kikitain niya kung kalaban niya si Donaire. Pero, pang matagalan, maganda po, no? Maganda po sa karir ni John Rail yun na kinikilala ka na iniiwasan ng mga bantamweight champion. At pag napanood ka naman ng mga tao, no, pag pinanood naman siya ng mga tao, talaga namang ano si John Rail, di ba? Kawili-wiling panoorin. Kumbaga, hindi ka naman masusulitan ka. Sulit. Yun lang po ang ating paglilingkod. Ngayon naman po, i-open na po natin ang ating pangalawang portion, yung pong itanong mo kay Aratilis. Kung meron po kayong mga reaksyon at mga tanong, dito lang po sa programa natin nasasagot ang majority ng inyong tanong. Hindi pala lahat. Eh, kung hindi ko alam, paano? Okay. Ryzen Ezekiel. Hindi po duwag si Donaire, Boss Bad. Naging practical lang siya. Mas malaki kasi kikitain kapag si Inouye ang kakalabanin. Mali lang yung ginawang dahilan niya. Ayaw kasi nila na magmukha silang pera. Okay. Tama yun, no? Kung sinabi lang, kaso nga, bait-baitan eh. Mukhang yun naman talaga yung tunguhin nila. Kasi wala, mayroon ng instances na may mga nag-trust talk na kay Donaire, binugbog niya sa ring. Naalala ko yung Vasquez ba yun? Vasquez yata pangalan nun. Yung mga tinatanggalan siya ng sumblero, di ba? Naalala niya yan. Sa parang, eh, kaya nga nagsusumblero si Donaire kasi medyo ano na siya eh, di ba? Medyo pa-north na siya, pa-north. Siyempre, bastos yun, no? Pambabastos sa kanya. Pero binawian niya sa ring. Kaya nagtataka nga ako.
Kaya may katotohanan tong sinasabi ni Ryzen Ezekiel. Pupwede nga yun. Kaya lang nga yung bait-baitan, nagbabait-baitan ka at the expense na pinasasama mo yung kababayan mo. Kung tinuturing mo kababayan, no? Kababayan mo na si John Rey Casimiro. Kaya ano yan eh. Pwede talaga. Baka kalahati lang nakikitain niya kay Casimiro yung kikitain niya kay ano, kay Inoue. Kaya kung nagtapat lang siya na mas malaking laban, o kaya talagang sinadya nila yan para bargaining power. Alam niyo yun? Kay Babarom, teka muna, putya, baka matalo to si Donaire. Sayang to. Alam ni Lolo Bob na kaya nilang talunin si Donaire. Kaya gusto rin nila na, sayang naman, malaking laban yun kay... Mas sigurado si yung kampo ni Inoue na mas kaya nilang talunin si Donaire kaysa kay Casimiro. Sayang naman. Malaki kikitain nila kay Donaire tapos sigurado pa silang panalo. Mapapanatili nila si Rolos ni Inoue, no? Kaya pwedeng si Uncle Bob yung ano, yung dahilan, o pwede rin naman na talagang ginamit lang si Casimiro para tumaas yung bargaining power niya kay Babarong. Okay. Kaso dapat rumekta agad siya kay Naoya, hindi yung ginulo niya pa. Kasi nga, Zael Nyo, sabi naman ni Zael Nyo, dapat dumiretso na lang siya. Eh, pwede rin naman kasi yung angulo na mas tumaas yung presyo niya. Di ba? O mas sinasabi niya na lalabanan ko na to pag ayaw nyo lumaban. Yung mga tipong ganun, bargaining din yan. Pambargain po. It's me, JDC. Padampot-dampot lang po ako ha, kasi 3,000 kayo. Hindi po natin mababasa lahat. Kaya kung sino lang po yung may katanungan. Boss Bats, ano masabi mo sa paglipat ng training camp ng Casimiro sa Los Angeles? Sasabay daw kay Pacman. Kasi po, dati na yan, no? Hindi ko alam kung ano, kung totoo yan, hindi ko pa naririnig, eh. Hindi pa ako nakakapakarinig. Kagigising ko lang po ngayon. kung totoo po yan, maganda po yan kay Casimiro, no? Kasi mapapasabay po siya sa jogging, tsaka sa mga ano ni ginagawa ni ano ni Manny Pacquiao. Alam naman po natin yung hindi lang po natin napapansin si Casimiro sa mga hindi talaga follower ng boxing. Kasama po siya rin sa entourage lagi ni Manny Pacquiao. Tuwing magte-training po si Pacquiao sa Los Angeles, kasama po si Casimiro doon. Isa po siya rin sa napakaraming mga boxingero. Marami pong boxingero doon eh, na sumasabay kay Manny Pacquiao sa training. Masarap kasing kasabay si Manny Pacquiao sa training. Sisipagin ka eh. Di ba? Masipag kasi mag-training si Pacquiao. Eh, tignan nyo naman ang mga kasabayan niya rito sa ano, sa pagtakbo na lang. Pag tumatakbo si John Rey dito sa Las Vegas, yung anak lang ni Sean Gibbons, eh, hindi naman boksingero yun. Di ba? Malayong-malayo yung talagang yung takbuhan na totohanan. Yun po yung mga, yung mga training na totohanan. Yun po yung kinakailangan ni John Rey ngayon. Madali lang naman. Nasa Amerika pa rin naman eh, isang lipad lang naman, isang oras. O kung ilang oras, naroon ka na rin sa balik Las Vegas ka na rin. Bueno Moto Vlog, Tafalia, mukhang pera yan si Donaire kasi sa pera nag-away ang kanyang ama at siya. O, pupwede rin naman yun. Kaya lang, nililihim na ni Leon eh. Medyo nagkasundo na naman, wag na natin ibalik yun. Pero alam natin yun. Kaya alam natin yun. Boss Buds, totoo ba na undisputed Betamax king ka? Naku, ayan po ang parte ng aking buhay na ikinahihiya ko po. Pero dahil natuklasan mo na, bloody, bigyan mo na lang ako ng kopya. Walang hiya ka, Betamax. Bata pa ako nung panahon ng Betamax. Boss Buds, noon ba pa nagsimula, ha? Pasimula ng binuo ang boxing.
may trash talk na. Malamang, kasi ang nakikipag-boxing lang naman nung mga yun, mga noon, mga sutil eh, mga... Ang alam ko sa mga unang nagbo-boxing, talagang mga sanggano eh. Yung kaya talaga malamang trash talkan nung araw. Pero hindi ganitong trash talk na para mag-attract. Yung trash talk nila sa isa't isa. Ganun. Pero nung panahon nila Ali, di ba, tinatrash talk na rin ni Ali si yan eh. Grabe nga si Ali. Tawag niya kay Joe Frazier, unggoy. Yung nabuhay tayo, uso na yung mga trash talk. Pati si Duran, di ba? Grabe po yung laban nila ni Sugar Ray Leonard. Okay. Hindi talaga ugaling Pinoy si Donaire. Tuwan-tuwa pa nung na-knockout si Dasma. Eh kasi po, kaibigan niya raw si Inoue na eh. Boss Bud, kung sakaling matalo si Pacquiao, may posibilidad ba na mag-retire na siya? Opo, malaki na po ang posibilidad niya mag-retiro. Tsaka alam po ninyo, kaya po siguradong mananalo si Pacquiao, sa totoo lang. Wala po siyang, hindi po siya uuwi na talunan. Pag umuwi po siya ng talunan, goodbye na sa kanyang political career. No, goodbye na po sa kanya. Baka kahit na tumakbo ulit siyang senador, baka hindi na siya manalo eh. Kasi matinding binangga niya. Yung banggain mo yung presidente ng Pilipinas sa politika, kinakailangan talagang ipanalo mo yan. Kaya kung may pantaya kayo, tumaya na kayo ngayon kay Pacquiao kasi bababa na yung ads. Baka magpantay na yan. Sayang, no? Ako sigurado kung mananalo si Pacquiao kasi wala siyang ipapanalo sa politika pag natalo siya dyan. Maniwala kayo sa akin. Baka pati senador. Alam niyo naman ang Pilipino, grabe ang Pilipino eh. Ayaw ng Pilipino sa mga talunan. Yun po ang masasabi natin yan. Okay. Boss Bans, ano masasabi mo at pati yung Ring TV welterweight title? Opo. Eh, matagal ko na po sinabi yan. Ako nga ang una nagsabi niyan eh. Na yung Ring Magazine, pwede, isasama yan kasi number 1 at number 2. Eh. Ang rules po kasi ng Ring Magazine, pag bakante po, wala po silang champion, alinman ang maglaban sa tatlo, yung top 3 nila. Bawat category po kasi may top 10 yung Ring Magazine. Eh. Kung bakante po yung championship sa welterweight, pag naglaban po yung number 1 o number 2, number 2 o number 3, number 1 o number 3. Ano po 'yan? Nakataya po yung championship belt. Okay? Sweet na si Sean Gibbons at Donair, Sir Buds. Kaya move on and make up na tayo lahat. Besides, naging Pinoy pride pa rin naman siya kahit papaano. Hindi naman na ako nagre-real talk lang kung ano 'yung naganap eh, no? Kahit sila sweet na. Hindi ko makakalimutan yon, no, na parang nagamit pa si Casimiro. Ako kasi to hindi iba sa akin si Casimiro eh. Actually walang ibang close sa akin na boxer si Casimiro lang. So move on naman talaga eh. Ang pinag-usapan natin mas nakabuti pa sa karir ni Casimiro kasi yung ibang hindi nakakakilala. Aminin natin, no, hindi naman talaga nagbababad si Casimiro sa Amerika. Dumadayo siya sa iba't ibang bansa, eh, di ba? Kahit nga yung kay Tete, sa UK yata yun, eh, kung hindi ako nagkakamali. Hindi po siya, no, ngayon, eh, mas, sa totoo lang po, kung kay Inoue, no, at saka kay Casimiro, mas exciting po si Casimiro para sa American press, para sa American boxing fans. Kasi yung mga antics ni Casimiro eh. Si Inoue kasi panalo o di magaling, palakpakan. Si Casimiro po kasi, pagkatapos niyang manalo, yung ginagawa niya before, after ng fight, aabangan mo pa rin eh. Di ba? Yun po yung kagandahan kay Casimiro. Kapag wala ka sa ranking, Boss Bud, no title fight ba? What if si Pacquiao ay umakyat sa 160 pounds? Hindi niya rin ba makakalaban for title fight si Triple G dahil wala naman po siya sa ranking ng middleweight? E di ilalagay po siya. Alam niyo po yung mga
ano ba yung instance na magandang halimbawa niyan? Pwede po yun eh. Pwede ka po eh. Botohan lang po yan. Halimbawa, WBA. Pagbobotohan lang po yan ng WBA. Na, kaya kita nyo po kadalasan, halimbawa, 140 champion ka. Aakyat ka. Champion ka po kasi sa 140, umakyat ka lang sa 147. Ibig sabihin, hindi na championship yun dahil hindi ka nakarate sa 147. Pwede po yun. Kasi champion ka naman umakyat eh. Ibang usapin po yun. Kaya po tinatop 10, parang exempted dun sa rule na yun yung champion ka sa lower weight, aakyat ka lang. Champion, kadalasan po championship din. Ang iniiwasan po yun, para yung mga unrated, para yung maging match-match po yung laban, no? Kasi, alimbawa, eto na lang nga, championship, nasa top 10 pa po yan, cherry picking na ginagawa ng mga boksingero. Imagine nyo kung po pwede rin na lang ipagtanggol yung kanilang corona sa mga wala sa top 10. Ang pangit na po ng boxing. Mamimili, ang daming pagpipilian. Samantalang, sa ganitong rules, na top 10 lang, sa top 10 lang sila mag-cherry pick. Nakukuha po ninyo. Pero kung champion ka na, ibig sabihin, champion ka nga eh. Hindi ka basta-basta boksingero. Kaya pwedeng tumalon ka agad. Kung champion ka, tatalon ka agad. Pwede nang paglabanan yung championship nyo. Kung ikaw ang umakyat. Kung siya naman bumaba, pwedeng paglabanan yung championship nung binabaan niya. Yun po yun. Pwede ka nga maging dual champion, triple champion, katulad ng ginagawa ni Canelo Alvarez. Basta, pare-pareho mo silang kayang ipagtanggol. Okay? Sana nasasagot ko ha. Casimiro, if umakyat sa lightweight, palagay mo, ubra ba si Casimiro kay Lomat Lopez, Boss Badong? Napakaliit na po niya eh. Maliit na po siya sa lightweight. Ilan pa po bang division bago lightweight? Diba? Bantamweight po siya ngayon. Super bantamweight. Tapos, dalawa pa. Pangatlo pa yung lightweight. Meron pang 130. Bago yung 135. Junior lightweight. Kaya, masyado na pong dehado si General Casimiro kung maghangad pa po siya ng lightweight. Hindi naman magsisialis yung mga nasa lightweight. Bata pa rin yung mga yun. Mas bata pa sa kanya yun. Parang magpapatalo lang siya ron, kumbaga.